Hey guys, good morning. Welcome po sa aking channel, Abay TV Fruit and Vegetable Farming. Nandito po ngayon sa tanim ko na kalabasa para mag-pruning ng aking tanim na kalabasa. Nandito po yung tanim ko. Nandito ako ngayon sa kubo kasi mainit. Masyado mainit pero kagabi umulan naman. So ngayon, gusto ko i-share sa inyo kung paano ako mag-pruning. So guys, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and share para updated kayo sa aking video bawat upload ko. So ngayon, araw, mag-pruning ako ngayon ng aking tanim. I-share ko po sa inyo kung paano ako mag-pruning. So guys, ang pag-pruning ng kalabasa is para ito siya dumami ang sanga. Kasi kung hindi natin ito i-pruning, hindi siya dadami ang sanga. So kung hindi madami ang sanga, kunti la rin ang ating ma-receive na bunga sa ating tanim. Pero hindi po ako expert sa pagtanim ng kalabasa, pero para sa aking research, ito po ay pinopruning ko. Bawat kalabasa ay kinukuhanan ko ng talbos para ito may magkaroon ng maraming sanga. Ito po yung talbos, kailangan ko po ito putulin. Katulad po ito po siya, min ito siya, min. So kailangan ko to putulin para yung ano niya is dumami yung sanga, para siya ang sa akin yung sanga niya, bawat sanga niya is bumunga. Okay, kung hindi to siya putulin, humaba ito ng humaba, hindi ito magkakaroon ng sanga. So kung naputol natin ito, magkakaroon ito ng mga sanga. Ito po, putulin ko. Ito na po, pinutol ko yung talbos. So pinakita ko na yung talbos na pinuputol ko. So sa aking pinutulan na talbos na mini sa kanyang mina, ano is ito na po, mayroon na siyang sanga. So ito na po, mayroon na po siyang sanga. So lalaki po ito. So ito sa pangalawang niyang sa min, ito mayroon na rin isa po, isa na sanga. So ito po mayroon na din dito sa sanga. May tumatalbos na rin dito tsaka dito. So marami po ang mabibigay na sanga kung maputol natin yung min. So ayun lang sa aking result. Ayun lang ko lang sa iba kung sa kanila is sa pananim nila kung okay ba sa kanila yung hindi pinuputulan ng talbos. Pero sa akin, pinutulan to para mas dadami yung bunga. Kasi ang sanga niya, bawat sanga, kung sa isang min, may apat na sanga, may bunga na isa sa bawat sanga. So sa bawat puno, may apat sana bunga. Pero okay na yun. Kasi isa lang to. Isa-isa lang ako magtanim, hindi marami. Isa lang po to guys. So ngayon, ito po yung isa. Pero ito ngayon, mahaba na. Dapat ito, naputulan ko ng sanga nung ang kanyang talbos is hindi pa masyado mahaba. So ngayon, humaba na kasi ito. Pero okay lang na humaba na. Kasi kung sabi
Sabi nga yung nung iba, mabuti daw yung mahaba na yung ano niya, min, kasi marami mapudros na sanga. So ngayon, ito po, isa lang po to. Isa. Isang buto lang po ito. Tanim ko. Ito po. Sa bawat, ano, isa-isa lang ang tanim ko. Isang buto lang. So ito ngayon, oh, meron na pong siyang mga sanga. Ito na po, nag-umpisa na po sa pagsanga. Pero ito po, wala tong ano, sa primero niya na sanga, pinuputol ko rin to. Kasi wala tong kwinta. Ito, putulin to. Ito, primero po ito. Kasi oh, tingnan mo nga, oh, nangayaya yung primero na sanga. Yung pangalawa yun, maganda. So dito sa pangatlo, meron na din dito. Pangatlo. Ito po, lalabas na po. So kung putulin natin doon, dadami si po sila. So sa bawat sanga, meron tayong ano, dadami po sila. So mas maganda yung marami kaysa kunti lang, kasi haba to ng mahaba, hindi to magkakaroon ng sanga. So guys, sana po masisibayan niyo yung mga tanim ko, kasi ang mga tanim ko marami. Ngayon lang ako nag pag video at saka na busy po nga ako ngayon, kaya ito na humaba ng, pero hindi naman masyado kumaba. Okay lang to para sa akin. The next ko nga video is mayroon pa akong tanim doon sa isang area, dulce melon at saka watermelon. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano i-pruning yung dulce melon at saka watermelon. So thank you guys. Na-share ko po, sa inyo yung aking tanim na kung paano ako mag-pruning ng aking tanim na kalbasa. So, thank you for watching.